Isa pong pinagpalang Thursday morning, mga ka-tots, mga ka-quarantine at mga ka-COVID. Ngayon pong Huwebes ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. Anong sabi mo? Uy, anong sabi mo? Ang ating pong ebanghelyo hinango kay San Mateo, Kabanata 6, mga talata 7 hanggang 15 ay patungkol po doon sa halaga ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ano yun? Ay di yung Ama namin. Pero mas maganda niyan ay yung thought behind kung bakit itinuro ni Jesus. Sa ibang ebanghelyo, ang tanong doon, turuan mo po kaming manalangin. Kung paano ang manalangin. Dito naman, ang Panginoon na nagsimula ng pagsasabing, huwag nawa ang inyong pagdarasal ay katulad ng mga hintil na nagsasalita lamang ng walang nilalaman. No? Ang akala'y sila'y mapapakinggan dahil sa dami ng kanilang mga salita. Kaya sabi ng Panginoon, ganito kayong manalangin. Ganito. Paano? At tinuro niya ang Ama namin. Eh dito po sa ganitong sentido, ang kakaibahan ng panalangin ng hintil sa panalangin tinuro ng Panginoon ay yung panalangin ng hintil, dinadamihan ang sinasabi ngunit hindi alam ang sinasabi. Hindi galing sa pusong sinasabi. Hindi nila, sabi nga ay, talagang napapagtanto kung ano ang kanilang sinasabi. Basta't paulit-ulit. At hindi nga ba, ang ilang beses na po bang tayo mismo mga Katoliko napapagbintangan ng ganito dahil minsan tayo nagdarasal lang paulit-ulit at sunod-sunod ng mga salita. Ay hindi nga baga minsan, gayon na rin tayo. Kung ulit lang tayo ng ulit, ngunit hindi na natin nalalaman ang ating sinasabi. No? Ika nga ay para bagang hindi na tunay, parang automatic na hindi na nagmumula sa puso, kundi galing na lamang sa bibig. Kaya tinuro ng Panginoon ang Ama namin. Ano nga ba ang Ama namin? Hindi yung panalangin ng Panginoon. At ano ba ang kahulugan ng panalangin ito ng Panginoon? Hindi ang salita ang mahalaga, kasi sa totoo lang, yung Our Father, papalit-palit na tayo ng version. Pero hindi napapalitan, alam nyo kung ano, yung nilalaman. Kaya anong gustong gawin ng Panginoon sa atin? Manalangin tayo ng may kahulugan. Na ang ating ipinapanalangin ay kung ano ang nilalaman ng ating kalooban. Kung ano yung tunay nating karanasan. So, sabi ngay, mean what you say. Bigyan mong kahulugan yung iyong sinasabi. At sana'y ganun ho lahat ang ating panalangin. Mapaikliman o mapahaba, ang mahalaga po'y pagsumikapan na napaglilayan. Nagmumula sa kalooban. Nagsasang-ayon sa ating karanasan at sa ating ugnayan sa Diyos. Ito po yung Ama namin. Kaya nga, mga kapatid, ayun, sabi natin, saan? Sa ating dasal. Kung misay tayo nakatapos na ng dasal, hindi pa natin naalala kung anong ating nasabi, mag-ingat tayo dyan, baka nagiging tayo katulad na ng mga hintil na paulit-ulit ang sinasabi o marami ang sinasabi, ngunit walang kahulugan para sa sarili. Okay po? O sige po. Ganun pa rin ang paanyaya ko po. Always be cyber missionaries. Gamitin po itong ating social media para mag-evangelize. So ito po atin Facebook page, ganoon rin po ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Pagbati naman po natin ng happy birthday kina Aaron Marasigan, Julia Nepomuceno ng Apostolado ng Panalangin. Ganoon rin kay Trex DL, kay Al Ray Reyes, kay Joseph Badiola, kay Rosella Baltasar, kay Louis Rosales, dati nating kasama. Ngayon din si Ramona V. Fernandez, kay Nerlin Espiritu, kay Jenny Trinidad Pamintuan, kay Ronnie Lat at kay Tita Zenny Luna. Happy birthday po sa inyong lahat. At pagbati naman natin ng 30th sacerdotal anniversary para kay Father Fabs Fiegelan na pari namin sa diocese po ng Buac. At siyempre patuloy pa rin po ang paghiling ko ng prayers na alam ang sinasabi at ang kahulugan. I do pray for all those affected pa rin po nitong COVID-19 pandemic at para po sa kapayapaan sa Ukraine. Okay po. O, sige po. Siyempre, balik po tayo sa atin ngayong laging pinapaalala sa lahat. Ito'y laging may kahulugan na. Hindi ito kunwari lang. Always be blessed and be a blessing. Ingat po.